Welcome to my channel. Please subscribe, click the bell, and like. Thank you. Hello guys! Welcome back to my channel again. Ngayon, gagawa tayo ng baked biko. Itong baked biko na to, lagi ko na po itong siyang ginagawa. Natutunan ko po ito sa kaibigan ko. Nung natikman ko, ang sarap. Tapos, mas gusto ko itong gawin itong baked biko kasi mahirap yung, alam niyo ba yung biko talaga na ginagawa talaga ng usually na ginagawa talaga natin yung gagawa tayo ng latik tapos halukay tayo ng halukay. So nakakapagod, 'di ba? Ito hindi po siya, less po ang pagod nito. Kaya guys, samahan niyo ako na gumawa ng baked biko at ituturo ko po sa inyo step by step paano ito gawin. Tara. Ito pala ang ingredients natin. Napakadali lang at ilang piraso lang. Meron tayo ditong nasa Tetra Pak na coconut milk. Then meron tayong 1 kilo of glutinous rice or malagkit. Then meron tayong brown sugar and our condensed milk. 1 can of condensed milk, diba? Apat na ingredients lang, napakadali lang. Kaya ngayon, gagawin na natin ang ating paggawa ng baked biko. Una, ang ginawa ko, hinugasan ko muna yung ating glutinous rice or malagkit. Yung parang magsasaing tayo ng kanin, kailangan hugasan muna natin, di ba? Tapos yung tubig, hanggang dito yung tubig niya. So ngayon, isasalang muna natin siya sa ating lutuan. Lulutuin muna natin siya bago i-bake. Na po, nakabukas na po yung apoy. Hintayin lang natin kumulo siya para idagdag natin yung ating gata. So, kailangan patience lang. Hintayin muna natin. Parang nagsaing lang tayo ng kanin. Ngayon guys, kumulo na po siya. Ihalo natin yung ating sugar. Dalawang ganito, brown sugar. Kung gusto nyo, white sugar, it depends. Tapos, halukayin natin. I-ano natin, i-mix natin, no? Kasi para hindi maano yung manigas yung sa ilalim. Then, katapos, ihalo natin yung sunod naman natin ang ating gata. Isusunod natin ang ating gata. So, kalahati lang ng dito sa Tetra Pak. Ay, natapon. Ayan. Half lang siya. Then, halukayin natin. Messy. Hininaan ko lang yung apoy niya. Aw! Hininaan ko lang yung apoy niya para hindi manigas yung sa ilalim. Nabubulol ako. Ayan po, patuloy lang nating halukayin hanggang sa medyo matuyo siya. Kasi tingnan mo, hindi pa naman. Basa pa siya. Para hindi manigas yung sa ilalim. Ganyan lang. Halukayin. Ang maganda neto guys, hindi na tayo gagawa ng kanyang latik. Bale, toppings na lang ang ilalagay natin. Basta makikita nyo mamaya kung paano. Ano nga yung kalabasan niya. Ayan na po guys, pwede na nating patayin yung apoy kasi medyo hindi na ganun kabasa. Oh. So, ililipat na natin siya sa aluminum tray para i-bake. At eto na guys, meron na tayong aluminum tray na malaki.
So, ililipat natin siya dito. Wala kasi akong katulong. Kaya, mahirap i-ano, mabigat kasi kung ilipat ko siya ng isang beses lang dito. Isahang ano lang, kaya ganito na lang gagawin ko para hindi ako mahirapan. Yan. Para naging ano yung sa ilalim konti ah. Ouch! Mainit. Ayan, naayos na po natin. Nailagay na natin maayos dito sa aluminum tray. Ngayon, ang gagawin natin is yung ipaghalo natin itong condensed milk at saka itong natirang gata. Simot, simot. Ang mahilig ng simot. Mahirap kung hindi simotin, di ba? Talo ka sa presyo. Kaya sinisimot ko talaga. Para sulit. Ayan, tapos i-mix lang natin. Mix natin. Ng maayos para mahalo sila ng mabuti. And then, set aside mo na. Ilagay, ibalik to dito sa kanyang pwesto at ilagay natin to sa ibabaw. Ganun na kasimple. Siguraduhin malinis ang kamay pag may ginagawa sa kusina, lalo ng pagluluto. Ayan, simot again, simot. Nakatawa. Kasi ano lang natin, no? Ipantay lang natin kasi yung merong mga part na hindi nalagyan. So, kailangan ipantay natin ang ating toppings. Okay? So, after this, ilalagay natin siya sa oven. Then, makikita naman natin pag naluto na eh. Kasi, mag-ano yung toppings niya talagang magkukulay brown-brown. Golden brown. Ngayon, guys, lalagay na natin siya sa ating oven. Bubuksan muna natin. Ooh! Heavy. Heavy, dahan-dahan. Kasi, ouch! Di maano. Ayan. Maliit lang kasi yung ano niya eh, yung oven niya, kaya tingnan mo, talagang eksakto lang yung laki nitong aluminum tray sa loob. Nahirapan din ako pagpasok. So, hintayin na lang natin na maluto. Mamaya, papakita ko sa inyo ang kalabasan. Isaya na po ang ating baked biko. What can you say? Ang sarap niyan. Tapos ang lambot pa. Tingnan niyo, ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng itsura niya. Lalo na sa ano, sa personal, iba-iba kasi sa ano, video.
kaysa personal. Mas maganda sa personal. Really. Ah, sarap na. Pero bukas ko pa kakainin yan kasi may bisita ako. Hindi pa sa ngayon. At mainit pa yan. Palalamigin ko pa. Pero hindi ko ilalagay sa ref yan. Ilalagay ko lang dun sa dining area namin. So, no, pahinihintay nyo guys. Gumawa na kayo ng baked biko. Less ang pagod. Hindi ka nagagawa ng latik. Napakaganda, oh. Ang sarap, parang sarap ng kainin. Talaga. Ang sarap niya, no? Ang sarap niya talaga. Tingnan. Lalo na pag kinain mo, ang sarap. At saka hindi yan matamis, tama lang. Lagi naman akong ano eh, hindi matamis ng, hindi sobra ang tamis, tama. Gusto ko laging tama lang ang lasa talaga, ang tamis, ang alat. Yun ang gusto ko. So, ano pa hinihintay nyo guys? Bumili na kayo ng ingredients. Gumawa na kayo ng ganito. So, maraming salamat po sa panunood. Huwag nyo po i-skip yung ads. At saka, ano, God bless everyone. Keep safe. Sana pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Maraming salamat. Bye.